Meron kasing tinatawag ng mga rare varieties dito sa ating mga coins, no? Guys, ayan, so meron tayong 2 piso dito na sa tingin ko ay pasok doon sa rare varieties. Kaya manood po tayo. Hey guys, so kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. At kumusta po ang ating pangongolekta ng mga coins? Guys, comment nyo yung ating mga nakolekta na, no, kagaya po nito. At bago lang tayo magtuloy-tuloy, syempre, huwag pong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick yung bell, yung notification bell para ma-update po kayo kapag may bago tayo. At mag-join na kayo sa ating membership. Alright guys. May 2 piso tayo dito guys, isang NGC na year 2018 at BSP series na year 2015. Unahin muna natin itong year 2018 na NGC guys, no? Kasi meron nga tinatawag na mga rare varieties and errors. At itong 2018 na aking nahanap, ano, merong glossy, di ba? Karamihan naman ng glossy kapag maganda ang condition ng NGC 2018, glossy yan eh. Yeah, tingnan po ninyo, pansinin nyo lang ha, yung kinanga, bukod po doon sa error, frosted coin na year 2018, di ba, meron po noon, at meron din pong reverse frost, at meron din reverse frost na atin ang naitampok, mga nakaraan lang, no, mga previously content natin, at ito, hinabol natin, no, 2018 NGC, glossy siya, at parang pang frost, ayan, tingnan nyo, yung the way this coin shine konse, ayan, so bibihira po ito kasi hindi naman po lahat ng NGC kahit yung 2017, 18 and 19 ay hindi naman ako lagi nakakakita ng mga gantong glossy na parang pros kung mag shine ayan o, oh. So napakaganda po nito guys, so para sa akin ito, pasok ito doon sa rare varieties or errors, di ba? At bago ko lang ipakita guys yung isang 1 piso BSP error natin, oh. Ito, no, reverse lamination and separated fragments. At ayan yung detalye. Ayan, oh, nandiyan, nabasahin nyo na lang, no. At meron niyang mga picture dito, 2 examples. Reverse lamination and separated fragments. Ang sabi sa gantong klaseng error at yung ating hawak. Ayan, yan, yung nakikita nyo na yan. Yan yung halos kapareho eh. May portion sa barya na nagkaganyan. Diba? Reverse lamination and separated fragments. Ayan guys. So, tingnan muna natin para mapamilyar tayo. Okay. Ito po yung 2015 na BSP series coin na ating sinasabi na para sa akin ay kasali doon sa reverse lamination. Yung close-up natin. Magamit natin paminsan-minsan yung ating super zoom bumpanis alien technology. Ayan guys. Kasi ninyo doon sa nakapaikot sa portrait ni Jose Rizal. Parang nagkaroon siya ng striking dyan. You know? Napaka-pulido naman. Iniisip ko nga baka ginasgas lang ito pero hindi. So napaka-pulido eh. Halos hindi malang tinamaan yung portrait ni Gato Zerizal, di ba? So kung sasadyain yan, eh, dapat matindi ka dyan. Maaaring alien lang makakagawa niya kung sasadyain niya. Tingnan nyo naman guys. So, di ba? Halos. Parang kumbaga sa pagpipintay, meron siyang background, no? Parang nagiging abstract. Di ba? Yung may mga tinatawag kasing abstract sa painting, you know? Sa mga drawing. Pero mahal sa coins kapag ganyan, eh, yun nga, maaaring pasok ito sa reverse lamination. Kung di ako nagkakamali, no? But kung kayo po ay may alam din dyan sa mga error coins, sa mga katawagan ng error coins, pwede po kayo mag-comment kung ano sa tingin nyo ang error nitong coins na to, 2015. Yung isa ay glossy na parang pros pa. No? Kasi mayroong mga, sa ibang bansa, mayroon silang standard na tinatawag ng mga rare varieties, yung halos bibihirang bibihira mong makikita sa isang barya na kagaya nito.
kasi merong guide sa mga error coins eh. Di ba? At ito nga, pumasok ito. Ayan, oh. Tingnan nyo guys. Di ba? Napakagandang error nito at bibihira ito. At shoutout kay Paul Pardo sapagkat ang origin ng coin na ito ay galing pa ng Cebu. Shoutout Paul Pardo kung mapapanood mo po ito. No? Ayan, at doon po sa mga may mga error coins na matitindi. Sa tingin yung unique ha, huwag na po yung mga common kasi natututo na po tayo. Alam na po natin yung mga common error at dapat at least extremely fine kasi ang bibilihin ko lamang kung sakasakali eh, no? May error coin kayong hawak, at least maganda po ang kondisyon. Huwag po yung mga about good na lang kasi pangit na pong i-collect yun. Hindi na po maganda sa pakiramdam yung mabibili tayo ng ganun at magkukulik. Siguro pang sarili na lang, pero kung gusto nyo ibenta at meron kayong hawak ng mga ganito kaganda, at tingnan natin, ano, dapat at least extremely fine to uncirculated condition. Siyempre, bibilihin natin yan. Gagastos ka, dapat. Sulit naman, di ba? So ito guys, ang ating mga rare varieties and errors na tinatawag. At sa sana, no, nakadagdag na naman ng information sa inyo. At huwag po kayong magkatubili, i-share ang inyong mga coins, mga error coins. So, at kahit hindi error coins, kung gusto nyong i-alok, dapat uncirculated condition. Kung common yan, dapat po kasi uncirculated condition. Doon po kasi yun eh, yung condition ng barya ang nagkakaroon ng price kung common siya. At kagawa pa ganito namang mga error coins, dapat mga unique ang errors niya. Pakishare lamang sakali may online Facebook page at pag-uusapan naman natin yung value nito. Yung presyo niya guys, ito, karapatan kong ilisting ito sa eBay ng at least 1,000 to 2,000 pesos ang isa. Kasi eBay naman po yun. Yun. Pero kung sa tao lang tayo makikipag-usap sa mga kapwa natin yan na makikipag-meet up ka lang, halimbawa nagka-interest sa coins mo yan, pag-usapan nyo, pag-usapan natin, di ba? Kung gusto nyo pong makuha yung gantong mga klaseng error varieties. Ayan. Alright guys, ayun na po ang konti natin ngayon. Sana nakatulong at galingan natin pag-hunt at baka makadali tayo ng talaga magkakaroon tayo ng pera, no? Guys, tsaga-tsagaan lang yan, no? Kung may pondo kayo, pwede kayong mamili. Marami naman nagbibenta ng mga magagandang error coins dyan. So, until next time guys, no, huwag po kakalimutan mag-subscribe. Guys, at yun ang bell. God bless you all po. Out na tayo.